97.1. Magandang gabi mga kapuso, mga kabarangay, at welcome po sa isa na naman pong episode ng ating pasikatan dito sa ating Barangay LS 971 page. Ito po ang sikat at ngayon nasa online na. At syempre kung dati napapakinggan nyo kami sa radyo at ngayon pati na rin po sa online mga kapuso. At hindi lang ngayon, nakikita nyo na rin po kami. At ngayong gabi at meron tayong panauhin ngayon, syempre kilalang kilala nyo to at most requested ang song nila noong 2019 and 2021. So hanggang ngayon, di ba, napapansin ko pa rin yung mga nagre-request ng song nila. At kilalanin natin mga kapuso. Please welcome ang ating panauhin ngayon sa sikat, Rangel. Rangel! Hi, good evening mga kapuso. And I just wanna say hi sa mga angels na nanonood. Hello! Thank you, Papa Obet, for having me. Angels, sabi mo kanina angels, yung ba yung tawag sa mga ano mo, sa mga yung fandom? Opo, nagulat na lang ako, angels yung tawag sa kanila. Cute naman, so okay lang. Alam mo, meron akong ano eh, meron akong group chat. Ang tawag naman, Papa Obet angels naman. O, oh, diba? Ay! Oo! Similar pala. Oo nga eh. Eto at Rangel, pakilala ka muna, sino si Rangel at kumustahin muna natin si Rangel. Kumusta ka? Yeah, guys. Hi, I'm Rangel. I'm 20 years old. I'm pang-contest. Medyo sabihin tayo. My favorite thing is, don't problem the problem, because if you problem the problem, the problem will problem you. Yon! Di ba? So, kumusta na si Rangel ngayon? Siyempre, pandemic ngayon. At yung mga tao nasa bahay lang. Kumusta ka ngayon? Walang mga gigs? Walang mga events or shows? Kumusta ka ngayon? Okay naman po. Usually po, ganito po. Like, through online lang, mga pre-recorded performances. Nakakamiss, pero yeah, kailangan mag-adjust. Kailangan mag-adjust. Okay. Ito, sabi dito sa ano, sa nireview ko about yourself, ay si Rangel daw ay nag-start kumanta noong ikaw ay 3 years old. Sabi dito. Yeah, mga ganun pa. Pwede mo ba kaming kwentuhan na sinong nag-ano sa'yo, nag-encourage sa'yo na kumanta or talagang talent talaga? Actually, ang earliest memory ko, alam niyo pag memory na hindi niyo na alam kung panaginip siya or totoo ba siya nangyari. Basta nasa hospital po ako nun tapos kumakanta ako sa clinic. Something like that. Mm-hmm. And yung song na yun, feeling ko naman to go kasi yung talaga na una ko natutunan is to love you more. Ayan, yung parang nabanggit ni Celine Dion. So yun kasi yung mga unang pinarinig sa akin ng parents ko. Sa karaoke kasi sila, dun po ako na-orient. So ayun, mga AGs, mga ganun yung ano, sinimula akong kanta. Nakikisabay daw ako pag kumakanta sila. Hanggang sa ayun na, parang may boses yan, sinali sana na kung saan sa competition. Sinali ka sa mga ano, sa mga amateurs. Barangay. Barangay. Opo, mga ganun nag-start. Kasi ka rin dati. Not so, nung una ano lang eh. Parang syempre, ewan ko, mahihaing type ako eh. So, napupush lang talaga ako hanggang sa nung pumasok na po ako. Tapos yung friends ko, teachers ko, yung sasabihin, you have a good voice, di ba? Pag introduction, share your talent, ganyan. Mga ganun. Uh-huh. So, doon na po unti-unti, nagkaroon ako ng confidence na sumali on my own will. Alam mo, yung mga magulang, di ba, kapag ganyan yung mga anak mo, like 2 years old, 3 years old, tapos makitaan nila ng talent, talagang ipupush ka talaga. Pupush. Diba? Hindi para kumanta or para hindi para makuha yung premyo, kung hindi, yung makita ka lang kumanta sa stage, di ba? Tuwan-tuwa na yung magulang mo ng ganun. Yeah. Ayun. Ganun yung mga magulang, mga kabarangay. At sabi rin dito, at the age of 3, ay nakapagsulat ka na raw ng ano, ng 13 pala. Dagdagan mo. Barangay, dagdagan po natin ng 10 taon. 13. Yeah, 13. Nakapagsulat si Rangel ng song at yung title ng song ay Bakit? Opo. Actually, sa SoundCloud ko lang pa po yung nare-release. Okay. Ano lang siya, listening ko na kasi nun at that time is ano yung Taylor Swift, yeah, Silence ng Cherry, Up There Madonna. So more on songwriters talaga. So ayun, I learned how to play the guitar on my own. Kasi dati sa school namin, every lunch pwede ka manghiram ng guitar. Tapos ayun, nag-aaral lahat. Tapos hindi naman ako makapagpaturo. So tuwing pag-uwi ko, nag-aaral ako ng guitar chords. Then
certain guitar chord progression, kinantahan ko lang siya. I was, ano, medyo emotional kasi patok-patok. School, and love, family, ganun. So, very, ano lang siya, asking questions about life. Tapos, yep. Ayun, free-flowing lang yung, ano, first song ko na yun. Sa murang edad, like 13, eh, parang, iba na, ang lawak na ng pag-iisip mo. Kasi nakakasulat ka na ng kanta. Bihira kasi sa 13 years old, makasulat ng kanta. At that age, dapat naglalaro lang, di ba? Naglalaro lang tayo. Nood ng TV, ganyan. Pero si Rangel, mga kabarangay, ayun, nag-aral ng gitara sa sarili niya. Anong story nitong bakit na to? Paano mo naisulat to? Ayun nga po, parang feeling ko kasi nun, ano, lot of rejection. Eh, syempre, medyo mas iba pa yung pananaw ko. Hindi ko pa alam paano nag-work yung mundo. So, yung mga lyrics niya, it goes like, bakit salungat sa kanila ang yung ginagawa? Hmm. Bakit ano man ang yung gawin sa kanila, mali pa rin? Mga ganun po. So, kumbaga, just asking questions talaga. Yun na. At syempre, yung pagsusulat ni Rangel na yan, mga kabarangay, eh, eto na siya, mga kapuso. At meron siyang bagong single para sa inyo. Ang title ng kanyang single is Hanggang Saan? Ayan na. At pwede mo ba kaming kwentuhan about your song Hanggang Saan? This one naman, si Hanggang Saan, is actually kasi naging hobby ko ang pagbabasa ng libro last year, 2020. Tapos, mga dami nakatambak yun, hindi ko naman nagagalaw before kasi more on school books ako, ganun. Tapos, I came across this book of A Little Princess by Frances H. Burnett. Tapos, hindi ko pa alam no, na yun pala yung lumalabas sa Facebook na Princess Sarah, si May Patatas, ganun. So, dun ko lang siya nalaman yung buong story. Tapos, nung natapos ko, dun ako na-curious na panoorin siya. So, sinitch ko sa YouTube, yan. Tapos, may sa mga unang first two episodes siguro yun na may scene kasi na yung father ni Sarah kailangan umalis for India for work. Yes. Then, the first thought that I had was, kumikislap ang mga mata. So, yun yung actually yung first line ng song, which is, sabi ko, ang ganda to ah. Tapos, pinos ko. Tapos, ayun, inupuan ko na siya. Tapos, that's how the song actually came about. I was inspired by the scene, then I incorporated my own experiences, my own emotions into the song. Mm-hmm. Kaya mas madaling sumulat na kanta for you. Okay. Di palagi, pero yeah, that was one of the rare cases na medyo free-flowing lang po yung ideas. Yeah. Ano ba yung talagang, ano mo, yung talagang main inspiration mo kapag sumusulat ka ng kanta? Ano yung unang pumapasok sa isip mo? Is it love life, about your family, about the nation, or what? Usually kasi ang parang way of writing ko is, ano, I play around, sorry, and then the first word, I don't actually think about it that much. Basta kung ano yung lumabas, then free-flowing yung ideas. Parang eventually ko na makukuha yung title. Very rare cases na kailangan kong mag-isip ng particular scene. But there are also some songs na na-inspire ako by a certain event. Like, before this, Hanggang Saan po, I released Shabaw Ako under Yellow Room Music, which is about sexual harassment naman. Yun, there was a certain movement sa Twitter na parang nagkaroon din ako ng sudden outburst of emotion. So, yun, iba-iba po talaga yung sources na minsan may nature ako, ganyan. So, hopefully, makapaglabas din ng iba pang topic. Ayan, so sa mga kapuso po natin na nanonood ngayon at mga kabarangay natin, pwede nyo na pong i-request dito sa Barangay LS ang bagong kanta ni Rangel na Hanggang Sa... Yeah. Actually, pinlay ko siya last week yung song mo na yan. Alam mo, mga alam mo, Rangel, marami nagre-read. Kamusta naman po? Okay naman, medyo nakakatawa. No. Kasi may naalala po ba kayo? Naalala ko, parang ganoon. Kasi yung mga genre ng songs na pinaplay ko sunod-sunod, ganun yung ganun yung tempo. So parang sarap pakinggan. Sa mga kabarangay natin, sa mga hindi po na nakakaalam, si Rangel ang sumulat nung song na binubugbog niyo sa akin last year. Pag may galit ka, Papa. Kalawak ka. Hindi, kasi ang ganda ng song. Angela, sobra, promise. Hindi ako nagbibiro. Ito ang laman ng mga comments ko sa Facebook. Girequest lang ng kanta ng Music Hero, yung Kalawakan. Baka pwede mo naman kaming kwentuhan, ano ba itong napaka parang
parang mala Disney tong song mo na ito. Ano ba tong kalawakan na to? Ay, sige, kalawakan. Hmm. Ayun naman, actually, that was written 2018 pa po. 2018? Tapos, ano siya, super in love niya kasi galing siya sa first love experience. Siya yung kanta. Nakala ko ikaw eh. Di ba ikaw? Well, yeah, actually. Ako. Actually, si Rangel po yung in love talaga. Uh-huh. Sige na pa po. Ayun nga po. It was from, ayun, first love experience, just staring at the sky. Ganun. Tapos, that time actually, it was over, pero I was reminiscing on that moment. So, ano kasi nun eh, parang moving on stage, then maraming sad songs. Sabi ko, ayoko na ng sad songs. Oh. Gusto ko ng happy song. Parang ganun na po yung ano, naisip ko na. So, ayun si Kalawakan. Ayun na, di ba? Eh, ang ganda ng kinalabasan, mga kabarangay. Kalawakan, actually hanggang ngayon, kanina, may nagre-request sa akin ng song na to. At, pinlay ko kanina. Promise. Sana okay pa itayin niya, Papa. Okay pa, hindi okay na. Okay. Gusto ko nga kantahin eh, gusto ko nga i-cover eh. Wow, di ba? Parang... Waiting. Sige. Eto na, Rangel, already out na yung song mo na hanggang saan sila pwedeng makakuha ng kopya sarili nila. Available na ba ito sa mga digital platforms? Go ahead, invite yes. viewers natin, listeners. Yes, guys. Spotify, Deezer, iTunes, Apple Music. Yeah, it's available on the digital music platforms. Also, the music video is out on YouTube. Yun. So, check out nyo kung wala kayong time. Kung marami kayong time. Ano, marami kayong time. Maraming time yung mga kabarangay natin. Sorry. Nasa bahay lang sila, diba? O, diba? So, maraming time yung mga kapuso natin. But anyway, Rangel, hindi ka pwedeng mag-log out, hindi ka pwedeng umalis hanggat hindi ka namin natatanong ng aming mga katanungan na sobrang bibilis lamang. Ang tawag dito no. sa mga tanong na ito ay think fast. Oh, 10 tanong to na kailangan mong sagutin. Walang tama, walang mali. Kung ano yung maisip mo na sagot, itawan mo. Kaya yan. Okay. Huwag kang mag-alala, hindi ko itatanong dito yung first love mo para... kasi... Pero, handa ka na, Rangel? Go! Okay, sige. Go. Ito po, mga kapuso, mga kabarangay, Think Fast with Rangel. Ito ang una mong question, favorite OPM song of all time? Mawala ka, yun ang unang pumasok. Pero for sure, di yun. Silent Song. Okay, dream travel destination? Paris. Local artist na gusto mong makakolab? Far of Spain. Okay, sinigang or adobo? Adobo. Adobo. Kung gagawa ka ng kanta para sa kasal mo, anong title nito? Finally. Feeling ko matagal pa yun eh. Okay. You crush mo sa showbiz? Kokoy? Kokoy? Sino siya? Kokoy De Santos, nakikita ko yung sa IG. Ito yung handler dito, parang si Ko. Hindi naman siguro. Umaga or... o, si Sir Kokoy yun, ha? Hindi naman. Hindi naman, di ba? Okay. Umaga or gabi? Gabi, malamig. Ayan. Ito, sabi mo kanina, matagal pa yun. Perfect age to get married. 27? What? 27? 27, okay. Akala ko 37. 30, ganun. Grabe, naman yun. Kung hindi ka singer, Rangel, ano ka ngayon? Doktor. Doktor ng? Mga ayop. Sabi ko, asi, mga ayop. Mga ayop? Pampangan, hindi ka ba kapampangan or what? Bulakenya po. Bulakenya. Oh, pwede rin. Nawawala yung letter H, di ba? Yeah, sorry na. Coffee or milk tea? Coffee. Palapakan po natin, mga... Yeah. Rangel. At again, at after this interview, mapapanood nila yung performance mo. Kaya sa mga kapuso natin, stay close lang kayo. Huwag kayong aalis. At again, Rangel, kumustahin natin. At... imbitahan natin yung mga kabarangay natin once again to support your single.
Yeah, mga kapuso, angels, my family and friends, lahat kayo nanonood ngayon. Sana check out nyo hanggang saan. And yeah, God bless. Ingat kayo lahat. At maraming salamat, Kuya Angel, sa time na binigay mo sa amin. At sa bahay ka lang, no? Bawal mo palabas, wala pang gigs. Bahay muna tayo. At yung mga, alam mo, yung mga musikero, eh, talagang makikita ko sa Facebook feed, talagang show sila, kumakanta. At hanggang doon muna tayo, matatapos din natin ang lahat. Maraming salamat, Kuya Angel, at thank you so much. Thank you po. Okay, sa mga kapuso po natin na nakasama natin tonight at kapiling natin na si Rangel, abangan next week kung sino pang makakapiling natin dito sa ating Pasikatan online sa Barangay LS 97.1. Ako po si Papa Obet ng Barangay LS 97.1 forever. Yeah. Thank you, Rangel. Hanggang sa